Good day mga ka-Green Thumb. I hope your grapevines are now in full recovery ngayong mas maganda na ang panahon after the rainy season. Sa ating previous video, ating tinalakay ang tungkol sa dormancy and pruning stage ng ubas. Akin ting pinahagi kung papaano ang mag-spur pruning. Ngayong week na ito, atin naman alamin ang pangalawang method ng pag-pruning sa grapevine at aralin ang step-by-step guide kung paano ito ginagawa. Ito ang tinatawag na cane pruning. Let's do this! Cane pruning ay isang method ng pag-pruning sa grapevine kung saan nag-iiwan ng renewal spur canes at panibagong fruiting canes. Ang mga old fruiting canes ay pinapalitan ng panibagong canes at dahil dito, mas naiiwasang magkaroon o tamaan ng sakit ang vines tulad ng Yutaipa na isang matinding disease sa canes. Alam nyo rin ba ka-Green Thumb na mas mahirap itong gawin kumpara sa spur pruning? Ito ay nagre-require ng skill sa pagpili ng mga tamang canes at pag-position ng mga ito sa trellis. Sa larawang ito, makikita ang isang halimbawa ng cane prune grapevine. Ano-ano ang mga tawag sa bahagi ng isang cane prune grapevine? Trunk, renewal spur, shoots, canes, single geo system ang tawag sa isang cane na nakaayos sa isang geo trellis system. Samantalang, double geo naman kapag dalawang canes ang gagamitin sa pagpapabunga. Renewal spurs. Ito naman ang spur cane na inilalaan para sa panibagong gagawing fruiting canes sa susunod na pagpapabunga. Head or crown. Ito naman ang tawag sa parte ng grapevine kung saan dito nagaganap ang pagpuputol at panibagong pagpapatubo ng mga canes. Makikita sa larawang ito ang halimbawa ng double geo cane prune grapevine. Familiar ba mga ka-Green Thumb? Yes, basically, ito ay tulad ng dalawang cordon sa spur pruning method. Mula dito, maaaring mag-iwan ng 8 to 10 buds na haba ng cane. Pumili ng isa hanggang sa dalawang canes sa magkabilaan kung saan unang magpapabunga. Siguraduhin malapit ito sa trunk. Ikat ang dulo mula 8 to 12 buds long. Usually, 8 to 10 ang haba na ginagamit. Pumili ng tig-isang magiging spur cane kabilaan at ikat ito hanggang 1 to 2 buds lamang. Siguraduhin ito ay matatagpuan pinakamalapit sa trunk. Isaalang-alang din ang magiging position nito sa trellis. Tanggalin lahat ng natirang old canes. Susunod ay ayusin ang mga canes na itali sa trellis. Huwag kakalimutan na dapat brown pencil size na ang mga canes. Tandaan, sa pagpili ng mga canes, the closer the buds to each other and the nearer to the trunk, the better. Bakit?
dahil mas madaling ayusin at iposisyon ang mga canes sa trellis kapag nakuha na ang tamang distansya ng cane at trellis. Ginagawa rin ito dahil nakakatulong ito sa pagpapahaba ng buhay at productivity ng grapevine at mas naisasaayos at nakikita kung nasaan ang head or crown ng ating grapevine. Dapat ding isaalang-alang kung paano ang position ng renewal spur upang hindi mahirapan sa paglalagay sa trellis ang dalawang panibagong canes na uusbong mula dito. Always pick the best position for the canes. Sa larawang ito, makikita na ang unang set ng mga fruiting canes. Tanggalin mo na lahat ng mga dahon bago mag-prune para makita ng klaro aling cane ang puputulin at iiwan. Advisable na maglagay ng palatandaan tulad ng ribbon sa gagawing renewal spurs upang hindi malito sa pag-prune. Ulitin ang proseso tulad sa naunang pag-prune. Mag-iwan ng tig-isang cane at renewal spur sa bawat side at putulin ang old canes kung saan previously nagpabunga. Tandaan na laging piliin ang mga canes malapit sa trunk. Mula dito, ito na ngayon ang magsisilbing palatandaan na magiging head or crown ng grapevine. Ayusin muli ang mga new canes ayon sa kung ano ang mas madaling isunod o idiskarte sa pagposisyon sa trellis na gamit. Maaaring ang mga renewal spur canes ay iposisyon sa taas ng new canes or sa ibaba. Again, hanapin ang best position. Kapag naka-ani ulit at brown pencil size na ulit ang mga gagawing panibagong canes, ulitin lamang ang proseso sa pag-prune. Tanggalin ang previous fruiting canes at ipalit na iposition sa trellis ang mga panibagong canes. Mag-iwan ng tig-isang cane na may 8 to 12 buds ang haba, kabilaan at tig-isang 2-bud renewal spur cane sa bawat side. Alam mo ba ka Green Thumb na maaari ka ring magtagtag ng iiwan na renewal spur cane at new fruiting cane upang magkaroon ng pagpipilian o parang insurance kung sakaling tamaan ng sakit at ma-damage ang inaasahang susunod na renewal spurs or fruiting canes? Nasa inyo na kung ilan ang gustong iwan na pagpipilian. Basta't huwag ka lang malilito kapag ito ay ipuprune na. Sa ibang bansa, iba't iba rin ang diskarte ng pag-cane prune at anong trellis system ang gamit nila. Kaya mabuti ring manood ng iba't ibang paraan ng pag-cane prune at hanapin kung alin ang mas naiintindihan o mas madaling sundan. Iba't iba ang diskarte sa pagpili at pagposisyon ng primary canes at renewal spurs. Laging iayon ito sa lapit sa trellis at sa head or trunk. Piliin ang brown pencil size or more at kung alin ang mas healthy sa pagpipilian. Maglaan ng extra canes lalo na kung kahit tag-ulan ay nagpapabunga ka pa rin ng iyong grapevine. Tandaan sa cane pruning, ang mismong primary cane ang pinapalitan. Samantalang sa spur pruning, ang mismong spur ang pinapalitan. Higit sa lahat, bago mag-pruning,
Alamin mo muna kung ano ang mas angkop na klase o method ng pruning ang ginagamit sa variety ng ubas na meron ka. Congratulations ka, Green Thumb! Ngayong alam mo na kung paano ang mag-spur pruning at cane pruning, naway ito ay magkatulong para mabawasan ang takot mo sa pagpuprune ng iyong grapevine. Kung ikaw ay nalilito pa rin o hindi maintindihan ng lubusan paano ginagawa ang mga ito, humingi ka ng tulong sa ibang grape grower na malapit sa inyong lugar at i-invite sa iyong vineyard upang maidemo nila ng personal ang pagpupruning. O ikaw na mismo ang bumisita sa kanilang vineyard para magpaturo. Para sa susunod na ating video, akin naman ibabahagi ang iba't ibang paraan ng pagpapatamis sa bunga ng ubas. Ikaw ba ay may ilang katanungan tungkol sa stage na ito ng ubas? O may gustong isuggest din sa ating video? I-comment mo na yan, ka-Green Thumb. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nais magkaroon ng bagong kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng ubas, i-click ang subscribe button at paki-like and share na rin ang video para tulungan ako sa pag-grow ng aking channel. Until my next video, maraming salamat. God bless.